Merry Christmas po! What are your foundational stories? Para sa mabuhang buhay, tayo na po at magkapit pandasal. Mga kwento ka bang binabalik-balikan sa iyong nakaraan na hanggang ngayon nagiging parte siya o nakaka-impluwensya sa inyong mga desisyon sa buhay? Binabalikan ko lagi ang una kong panunumpa sa kapisanan ni Jesus noong May 31, 1991. Naaalala ko ito dahil namatay na ang daddy ko at sinabi niya sa mami ko na ipagpatuloy ko daw ang bokasyon ko dahil aalagaan naman kami ng Diyos. Kaya hanggang ngayon, kapag may problema sa pamilya, inaalala ko ang sinabi ng daddy ko bago siya namatay. Sa buhay ng ating mahal na inang Maria, ang kanyang pag-oo sa paanyaya ng Diyos sa pamamagitan ng Anghel Gabriel ay isa sa mga foundational stories ng kanyang buhay. Hanggang sa katapusan, ang nangyari sa kanyang buhay at sa buhay ng kanyang anak na si Jesus ang kinahatnan o kinalabasan ng kanyang pag-oo. Our foundational stories greatly influence our identity. Sometimes, those stories are pleasant, but oftentimes, the most painful and traumatic determine our lives, like our outlook, likes and dislikes, personalities, relationships, and our character. One of the foundational stories of Christianity is Christmas. Ang hirap ma-imagine ang ating pananampalataya na walang Pasko. Mahirap din ma-imagine ang anumang taon na hindi nagdiriwang ng Pasko. Kahit pandemya, hindi mapipigilan ang pagdaraos ng simbang gabi, Noche Buena, at pagbibigayan ng regalo. Ang iba nga, ilalasada na lang basta makabigay ng pamaskong handog. How about you? What are your foundational stories? Manalangin po tayo. O Diyos, naway hindi napapawi ang tunay na dahilan at diwa ng Pasko, ang inyong handog sa buong daigdig. Nawa manahan si Jesus sa aming puso't isipan. Amen. Maligayang Pasko po at maligong bagong taon sa inyong lahat.